For the highest reason of my saving power and beauty belong to Jesus. Church Lord, palapagan na ito ang ibigay ng Diyos. Thank you, Beis, ng pwede ng Diyos. Thank you, Beis, ng pag-usapan na ito. Salamat sa mga pwede ng Diyos na pwedeng gigunitan ng ibabating matang na araw ng mag-saulog sa ating mga papahulay. Magsalamat sa pag-amping protection sa Buksimana. O salamat sa usong kabaso kayo sa lawas at ang mga kinabuhi na kanunay ginahatag pa sa tubig na yung Diyos. O katayong fokus mo na nagsingkas sa mga pagsipo pag tayong paghimaya at pasalamat sa tubig na yung Diyos. So magsugod mag-aapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Talagang ibig mo ng mga Diyos ang balaan. Tagiyas, kinabuhi, mabuhay sa lahat ng siyuta. Diyos ang Diyos ng itself ng Tiko, Diyos ng Tugbeta Postos, Diyos ng Isayang, Diyos ng Saan, God sa aming church. Mayang-mayang kami ang pinakamamahal na mas mahal ng Diyos. Salamat ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah sa opportunity of Diyos. Kami magandahin kung isip ko, kaya mo ay magpasalamat ka rin mo. Hinato Diyos ka na sa taliwala. Hinato Diyos ang Tiko, magpamunan ka na mo, magagayit ka na mo. Ikaw Diyos, hallelujah. Hallelujah. Maghatag ka na mo, puso ka ba sa mga lawas? Hallelujah, Lord, God, God, bless your heart, my heart, bless your heart, function. Kaligaw siya ng isigas ng kanyang spiritualitya. Masama Diyos, hallelujah. Hallelujah. Ika sa pagsugod ng Diyos, sa joyful song, song, and song, isang pa sa hallelujah, Bible study, ng Diyos magbawali, isang pa sa mga membership mong kakarang, to sa pusing prayer, Diyos. Ikanta na magkabal ka na mo, God, o buhay kami siya ng presensya, di huwag kami siya ng Espiritu, Diyos. Hallelujah. Ikaw mga paayos kay 20 at ang God, o mga sabat sa mga problema, problema siya ng siya ng Espiritu, Diyan. Ikanta na God, ang magkakapag isalik yung sa lamata, lamang madawad sa kanya ng pangalan ng Jesus. All the highest praise on and thanksgiving power and beauty, the Lord of Jesus. And in the name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Ang mga tagimilipid namin siya kung lead sa praise and worship. These are the days of the highlands.
Thank you.
Sa mga tulog sa mga pero ngayon sila natas
Thank you.
Sing with me, oh great, is our God.
Above all power,
Ginagawa ko ang Diyos, ang ina.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory. Thanksgiving and mind belong to your Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kayabahan, dakilang pag-ibig, kapag-atawa, pagmamahal, mga pagpapala, kagalingan sa mga karamdaman, ay suma sa atin sa gabing ito ng aming mahal. Amen. Siyempre sa Lord, talagang natin yung kanilang Diyos. Thank you, David. Thank you, David. Salamat sa ating kakilang Diyos na tayo po ay muling tinipon upang tayo ay mapagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating kakilang Diyos. Amen. At dalagang tayo naman sa ating Bible study. Ang ating pong Bible study magnan ay nasa Book of Matthew po, mga minamahal. Ito po ay tungkol sa talinghaga sa sampung dalaga. Talinghaga tungkol sa sampung dalaga. Matthew chapter 25, verse 1 to 13. Lagi na po natin itong
sinasama sa ating kinocross-reference natin sa ating mga pag-aaral sa iba't ibang mga libro na ating ating pong topic. At ngayon po ay bibigyan po natin ng tips po. Bibigyan po natin ng kapitulo. Saan natin matatagpuan ang parable of the 10 virgins. Ito po mga rin naman. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. So ito po yung paglalarawan ng ating Panginoong Jesus sa darating ang kanyang pagbabalik. Ito po ang pagbabalik niya. Coming. So, inahalin tulad ito no, sa kanyang pagbabalik na nawa tayo ay makapagpatuloy. Tayo ay madadatnan, tayo ay magiging qualified. Yung ating pag-aasa na ating na kami ay may isang katuparan. Yan po mga mayroon. So, tukayan po natin ang ating pong kukunan ng kukunin natin ng mga kaisipan na pwede natin gamitin sa ating paglilingkod sa ating dating ng Diyos. Lalo-lalo na tayo ay nag-aantay. No? Nag-aantay sa kanyang pagbabalik. So yan po mga minamahal. Verse 1, ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay may itutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang lima sa kanila ay mangmang at ang lima ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. So, ang dinescribe ko dito mga minamahal, mayroong wise na lima at mayroon ding mangmang o fool. Mga mangmang, mga hindi marunong. So, ito po yung pagdidescribe din sa ating paglilingkod. Sa ating pagkikipagrelasyon sa Diyos. Manahati po sa dalawa. Mayroon din mga mangmang na mga lingkod ng Diyos at mayroon din mga marunong. Yan po mga mga. So ang mga marunong siyempre because of the wisdom, guided by the wisdom, no? So, talagang, kumbaga, laging handa yan. Laging handa. Kasi, ginagabayan, no? Ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi tinatanggap ng lubos, taos puso, ang salita ng ating dakilang Diyos, ipinasok sa kanilang puso at isipan. Yan po ang dahilan bakit nagmamanifest o nararamdaman no, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng wisdom. No? So yan po mga minam. Kaya mayroong gaya, ginagaya no, ang mga marurunong.
Ngunit itong mga mangmang, itong mga nahihina ng mga lingkod, ito ay hindi backslide, ha? Hindi backslide ito. Ito ay mahihina lang. Ibig sabihin, hindi gaano sineseryoso, hindi gaano binibigyan ng pansin, halaga, hindi tapat sa kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan po yung limang mangmang na mga dalaga. Ano po ang mangyayari sa kanila, no? Sa dalawang grupo, mangmang at saka mga marurunong? Ito po. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. So, sa atin din, sa ating panahon ngayon, di ba? Marami kang sasabi, nasana ang mahal ni Jesus. Kasi natagalan ang mahal ni Jesus. Supposed to be, bumalik na siya. No? Kasi masyado ng masama ang mundo, pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, binibigyan pa naman tayo ng palungkit. Kumbaga, yung mga masasama, binibigyan ng sapat na panahon upang tanggapin ang Diyos, upang magbalik loob sa ating dakilang Diyos. Pero ngayon, sapat na. Masyadong binigyan na sila, no? Ng sapat na panahon. At wala nang ibang sapat na panahon, kundi ibinigay na sa kanila. So, kasi kapag bibigyan mo pa ng mahabang panahon, no, eh, ganun din, ang buhay ng tao ay naiintindi lamang. Wala din, no? Hanggang sa dulo, hindi pa rin naglilingkod sa ating dakilang Diyos, no? So, talagang, wala nang pag-asa. Yan po, mga binabahan. So, natagalan ang pagdating ng ating dakilang Diyos. Tulad din dito, sa kwento dito, ang lalaking kakasal ay natagalan sa pagdating. Kaya yung mga dalaga, sampung dalaga, ay nakatulog dahil sa pag-aantay. So, ang pagkatulog, mga minamahal, ay isang simbolik na minsan ang mga tao, tayo, no, dahil sa ating pag-aantay, manghihina tayo. Manghihina tayo, posibleng mag-backslide tayo, posibleng kumbaga maging kumpiyansa tayo, maging pabaya tayo sa ating sarili. Tulad ng mga dalagang ito, mga minamahal. So, hopefully, tayo po ay hindi ganyan. Tayo po ay matuto sa pamagitan ng pinto ng ating Panginoong Jesus, na sa ating paghihintay ay hindi po tayo makatulog. Yan po, mga minamahal. Verse 6, nang ating gabi na, biglang may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal. Halik kayo't salubungin ninyo. Nagising ang sampung dalaga at inihanda ang kanikanilang inuman. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng kaunting langis
Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Dito na po nag-iba yung isang marunong at saka isang mamang. No? So, maraming pwede natin isipin po sa mga mamang sa ating tanong ngayon. No? Tulad ng sinasabi natin, napakaklaro naman sa mga salita ng Diyos na hindi naman binago ang mga kautusan. Ganun pa rin yung mga kautusan ng Diyos, mismo ang ating Panginoong Jesus. Tinalakay na natin yung dito kahit hindi, kahit na kung ano man ang nandyan sa salita na tinagin ng Diyos ay hindi po yan mawawala. Hindi po yan maging walang kabuluhan. Kahit hindi, how much more sa mga tipik no? Na siya magbibigay sa atin ng pag-aasa. Yan po mga ginagawa. Kaya yung isang pungutos, no? Yung mga kapusan ng Diyos ay hindi na nila pinapaniwalaan at busy-busy sila sa pag-aangkin na sila yung totoo. No? Pinagsisigawan niya sila lahat. Lahat sila. Nagsisigawan na sila ang totoo. Sila ang totoong itinayo ng ating Panginoong Jesus na hindi na pwede. Hindi mo naman mababasa, no? Sa mga salita ng ating dakilang Diyos na siya ay nagtayo. Kaya ano na lang ang mababasa dito na hindi naman makatuluhan na yung kumbaga pinapatos. No? Nag-aangkin. Lahat sila nag-aangkin. Sila ang tama. Sila yung tunay na iglesia. Yan po yung pinagsisigawan nila. Samantalang napakasimple lang kung paano may matutukoy ang tunay na iglesia ng Diyos. Napakasimple. Yung sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos kasi hindi po kailanman hindi po mahalaga sa Diyos ang simbahan, hindi po mahalaga sa Diyos ang grupo, kundi ang tao. Kasi ang inubos ng ating dakilang Panginoon na kanyang dugo ay ang tao. Kasalanan ng tao, di ba? Pinag-aralan po natin dito na sabi ng anghel, pangalanan mo siya ang Jesus dahil siya ang magliligtas. Napagklaro po yan po namin ang tinubos tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Hindi po yung physical na simbahan, hindi po yung samahan na ng mga mananampalataya. Mismo tayo. Tayo ang templo ng Diyos. Tayo ang mahalaga ng Diyos. Napakadali pong isipin, napakadali pong unawain, pero dahil po sa kanilang kahibangan, na sila po ay nag-aangkin, na sila ang totoo, sila ang tunay ng iglesia, upang maraming maloko sa kanila, maraming maloko na mga membro upang dumami sila, upang magkamal-kamal sila ng dipok-dipok na salapi, hindi po totoo. No? Hindi po totoo ang kanilang mga sinasabi.
Napakalaro po, napakamadali pong maintindihan ang kasinungalingan, no, ang kahayupan, no, ng mga kampung ng kadiliman. Yan po ang mga inyo. Kaya, yan po yung pinagsisigawan nila. No? Ipinagpalit nila ang pagsunod sa kautusan ng ating dakilang Diyos. No? Yan po mga mayroon. Sana yung pasigawan natin ay ang mga salita ng ating dakilang Diyos. No? Hindi yung ipagsigawan natin na tayo ito, tayo ang iglesia ng Diyos, tayo ang iglesia ni Kristo, tayo ang tinukod ni Kristo. Lahat sila nag-aamin, lahat sila nag-away-away. No? Yan po mga minamahal. So, ang totoong iglesia ng Diyos, ang totoong mananampalatayan ng Diyos ay makikita mo na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Pagpaga natin ng dakilang Diyos. So, dyan lang po, wala nang ibang palatandaan. No? Kasi paano mo naman sasabihin ikaw ang totoo kung hindi ka sumusunod? Hindi ka nangangat, nanginilin ng samba. Hindi ka sumusunod sa mga kautusan ng Diyos pagkain. Hindi mo priority ang Diyos. Bagkos ang priority mo ay ang inyong samahan. Ah. Upang palaguin. Yan po mga minuman. So, ang tunay na iglesia ng Diyos ay ang sumusunod sa kanyang kalooban. Yan po mga minuman. So, dito mga minamahal, ang maaayin tulad natin itong limang mangmang na dalaga, no? Na mga hindi tunay na mga mananagpalataya ng Diyos sa ating kapalaman natin. Kaya, pagdating ng ating Panginoong Isus, magkakatarapa po yan sila. Sila'y magkulang. No? Yan po mga rin. So, dito, nang tayo ang dumating na ang lalaking ikakasal, ang mga marunong ay simple lang. Sila'y handa dahil sila'y marunong. Mayroon siyang wisdom. Ginagayad sila ng wisdom ng ating dakilang Diyos. Pero itong mga mamang, wala. No? Kasi, mismo ang ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Hesus Kristo, kaya nagrinig din ang Panginoong Hesus, minsan ba, ano tayo? Kasi, dahil din sa Biblia kasi. Ating Panginoong Hesus, mga minamahal, ang mismo siya, no? Ay, hindi na wala ko sa ano. Sorry po kung kami naman. So, ating Panginoong Isus ay nagpapaalala sa atin lagi na tayo ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya siya mismo ay sumusunod. Kaya marami nagsasabi, mayroon bang Diyos na tumatawag ng ibang Diyos? Mayroon bang Diyos na
Mayroon pang kinikilala ang ibang Diyos. Yeah. Yeah. Maraming iba't ibang mga paniniwala at dumadami po sila na sinasabi nila na ang malapit ng Diyos ay tao lamang. So kung ang malapit ng Diyos tao lamang, hindi makakapagaling kaya siya, pagbuhay kaya siya ng patay. Di ba? Mismo si Prophet Isaiah, sabi niya, tatawagin siya kay Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Yan po mga mga. So itong mga taong ito, ang mga mangmang, tulad ng mga dalagang ito, sa ating pinto dito, sa ating topic, di ba? So di ba masasabi natin mga mangmang sila, di ba? Kasi, sasabihin mong tao ang mahal ni Jesus, paano naging tulad mo ang mahal ni Jesus? Na hindi ka naman makabuhay ng patay. No? Oh. Hindi ka naman nagpapako doon sa cross. No? Hindi ka naman binigyan ng authority ng ating ng katastasan ng Diyos Ama. No? Kaya talagang mga mamang, kaya nga hindi sila sumusunod sa kalooban ng ating nagkinang Diyos. At mismo ang ating Panginoong Jesus, sinasabi niya lagi na sumusunod siya sa Ama. No? Kasi siya yung ginawang example. No? Para sa ating lahat, kasi siya ang namamahala na in charge ng ating kaligtasan sa ating nagpanahonan ngayon. So, kapag ikaw ay in charge ng kaligtasan, dapat ikaw mismo ay pasunurin. Kaya yun yung ginagawa ng mga Jesus. Hindi, ibig sabihin na dahil ang matawag sa sama, hindi na siya Diyos. No? Yan po mga minuman. Kasi, napakasimple lang naman po eh. Mayroong isang katawan, no? Mayroong isang katawan at ang espiritu ng ating Ama, maraming espiritu ng ating Ama eh. No? Isa sa mga espiritu ng ating Ama ay pumasok doon, nag-dwell. Ano ba yung espiritu na pumasok doon? Nag-dwell. Nanahan ang salita. Kaya tinatawag siya Messiah, Messenger. Kasi nandiyan sa kanya ang salita ng ating dakilang Ama. No? Yan po mga minuman. So, wala po tayo sa posisyon na questionin ang Ama. No? Sabi ng Ama, He is my only begotten Son. Yeah. Only begotten Son. Di ba? So wala po tayo sa posisyon na diktahan ang ating Ama na nasa lahat. Siya na nga mismo eh. He is my only begotten Son. Kung ang Diyos niya ay manganak, itinuturing niyang, hindi naman ibig sabihin na ang pagpanganak ay talagang
Pareho ng process sa ating sa panganak ng babae. Hindi lahat ng ganyan. Hindi lahat ng panganak ay ganyan. Na? Para may ituloy mo siyang anak. Di ba? Alam naman natin, di ba? Yung process of adoption. Di ba? Di ba tinuturing din yung adopted na anak? Di ba? I-limit ba natin ang kakayahan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng Diyos? Ang pagdidesisyon ng Diyos? I-limit ba natin sa ating sariling pag-unawa? Aba, kung ang presidente ay pwedeng magtalaga ng alter ego, kinatawan, bakit hindi mo gagawa ng Diyos? Na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa tao. Yan yung nangyayari sa mahalap ng Jesus. No? Kung alter ego, anong tawag? Di ba? Sa atin, kapag yung executive secretary sa ating bansa, tinatawag din na electo president. Na? Yan po mga ganun. So, wala po tayo sa posisyon na diktahan ang ating ama, ang ating makapangyarihan. Siya na mismo nagsabi, He is my only begotten son. Wala na po mga posisyon niya. Kaya ikaw, hindi ka naman sinabihan na you are ikaw ay aking anak. Hindi ka naman sinabihan ng Diyos ng Ama. No? Kaya huwag mong itulad ang mahal ni Jesus sa iyo bilang tao. No? Kasi kapag tayo ay mananak, di ba? Sinasabi lang din natin, Hindi naman pwedeng ang santo ay mamumunga ng mangga. Kapag ang santo ay mamumunga ng mangga, imposible na yun. No? Kaya ang santo ay mamumunga ng santo. Ang Diyos ay mamumunga din ng Diyos. Kaya lang kasimple po yun. No? Yan po mga rin. Pero yan ba'y ibig sabihin na dalawa na ang Diyos? Hindi. Manifestation lang yan. Manifestation. Yan po ang kami. Kumbaga, part lang ng Ama ang nandyan sa Mahal ni Jesus. Pero Diyos pa rin yan. No? Halimbawa, yung salita. Di ba? Nandiyan sa mga Jesus. Napaka-importante po itong maunawaan mo namin naman. Kasi kapag hindi ito na maunawaan at sinasabi mo, naniniwala ka na ang mahal na Jesus ay hindi Diyos, hindi tao lang. Anong mangyayari ang mga salita na nandito ng pinapangaral ng mga Jesus? Magiging walang kabuluhan. Kasi galing lang sa tao. Ano sabi ng Mahal Jesus? Sabi niya, kayong mga Parisiyo, mga maot ka mo. Sige mo niya, sinusunod ninyo ang mga aral ng mga ang mga human rules lang. Araw ng tao. Di ba? Mismo ang Mahal Jesus nagsabi. No? Kaya, halimbawa, ang Mahal Jesus ay isang tao lamang. Itong mga salitang ito, nandito,
magiging walang kabuluhan. Kaya, tayo ay ating ipinapangaral na ang maharap ni Jesus ay Diyos kasi nanahan ang Diyos sa Kanya. Last, sinabi ng ating dakilang Ama na siya'y ating anak na tinalunugan. Yan. So, kapag ang Diyos ay mga anak, ang Diyos din ang anak. Napakasimple lang po yan. No? Kaya, nakapagpagalit siya, nakapagbuhay ng patay, di ba? Marami siyang magagawa na hindi magagawa ng tao kasi hindi siya tao. No? Nagkatawang tao lang. Hindi pa pwede gawin ng Diyos yan. O ba? Pagkukwestiyonin mo ang ating dakilang Diyos, Ama, eh, mas kinikilala mo yung sarili mo na Diyos. Nakakawa ka naman. Yan po ang mga minuto. So, patuloy po tayo. Sumuod sila, hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ang nangis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga na dalaga para bumili ng kanilang nais. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagkatapos nila, pagpasok nila, isinara ang pintuan. Ito po, no? Napakatindi po ito, mga mga sakaling magiging mangmang po tayo, hindi tayo makapasok, no? Sa pintuan kung saan magiging safety tayo. No? Kasi itong salimutan ito, susunugin ng Diyos, kasama kang masusunog. No? Hindi ka makapasok sa pintuan upang maging bigtas. Tulad ng limang dalagang mama. Anong sabi nito? Sabi nila, maya-maya dumating na ang limang mangmang na dalaga at nagsisigaw. Papasukin niyo po kami, papasukin niyo po kami. Yan yung sigaw. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. Kita niya. Hindi ko kayo kilala. Napakasakit po ko kami naman. Na matagal kang naglilingkod sa Diyos, pero hindi ka patuloy na naging tapat sa Kanya. Kumbaga, nanghina ka, no? Kasi na-influensyahan ka ng mga taong sabihin natin kampo ni Satanas. Yung pag-asa na sana ay hawak-hawak mo na. Yung pag-asa na hawak-hawak mo na. Naaagaw pa sa iyo. Masakit po yan. Kaya nung hindi sila pinapasok, hindi lang pinapasok, kundi sinasabihan pa na hindi ko kayo kilala. Yan po mga kayo. Sabi nito, papasukin niyo po kami.
Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Yan po ang aming mga napaka-madaling haga na kwento ng mahal na Jesus. Na sana naibigyan natin na huwag kayong maging kalpante sa ating pagbibigay ko. Isipin natin lagi ang Diyos higit sa lahat. Yan po ang kasi yan yung advice ng Panginoong Jesus. Sabi niya, magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Pagbintan natin. You deserve the glory and the honor. Learn to lift your hands in worship as you magnify your day. You deserve the glory and the honor. Learn to lift your hands in worship as you magnify your name. You are great, in the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, in the miracle so great. There is no one else like you. There's no one else like you. Answer the glory and the honor. Where you lift your hands in worship as a dead by your name. Deus, Abraham, Joseph, Isaac, and Jacob, just the prepared questions in the same time, God's happy church. Amen. Gabi, ang pinamahal ng mga ama sa pagkansus, salamat ng Diyos sa mga pulong ng mga talikugan,
Dahil ito na kinulabay ang kawang may isyong samuha na nagkasingkasing at kayong magalit sa pinagbiro yan siya po. Mapadasin, mapalito ang mapadugang sa utipog sa alitekin. Matuloy ang kanawas pagigong mga kanyang mabuksan sa lang kabagotan. Tuloy sa kami sa pinagbuhay, pagkasigay, pagkasigay, pagkabamilya, tipog church o sa mga tao sa mga libutin. Dahil kayong pasagdil Diyos. Ginawa ng Diyos sa mga pinagbiro ka magkatagpo sa mga pinagalaan. Pinagbiro ka mag-aayos sa mga skriptotiyan. Pwede ikaw Diyos magpasayro sa mga kalapasan. Labi sa pulong boto mo na ako na. At tapos kami sa mga pagdayang pagsipa ko ima yung magpastamat ka ninyo Diyos. O pwede ikaw Diyos sa liya mag hallelujah, hallelujah. Ate ka na mo kusog ka ba sa mga Diyos labas. Pwede ikaw Diyos magagamit ka na mo, magpangunan ka na mo. Hinawad Diyos na hindi mo kami kayang ka na niyang dasigo ng Diyos. Hallelujah. Ayaw ang mga skriptuntiya ka sa parang mga problema. Paulus ka sa mga skriptuntiya. Basta mo Diyos, ikaw magbabad ka naman sa magkabi o ikaw Diyos mga pamata ka naman sa sulutagon at mga kabib ka pa dahil sa pag dahil pagsimba pagkipanin ko pa sa mga kanyang mga Diyos sa mga pinagis sa pagkalala sa Sabat na Diyos. Kita na niya ka rin niya ang pag-isali ng pasalamatan sa gawin ng Bahay ng Diyos. All the heads was honored and giving power and beauty belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa mga ng Diyos. Huwag tayo pwede dako sa ating bibigay ng memory verse. Ating tawagin si Willard Searcher ang mga bibigay ng memory verse. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you are called to be free, but do not let this freedom became an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He'll make your paths straight. Proverbs 12, verse 25. Worry can rob you of happiness, but kind words will cheer you up. Psalm chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation, I fear no one. The Lord is my strength and will protect me from all danger. I will never be afraid. Amen. Praise the Lord. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind for which we must be saved. Jesus alone. Acts chapter 4, verse 12. Salamat sa pinag Diyos. Salamat sa kataugan sa itong masahan at panibahang karon. Salamat sa pag-antag sa pinag Diyos. Proteksyon o kaya sa kapatiyan, kinawag niya tabilin na yung buhay o bilay mo Diyos mo kapat ka lang sa kapatid ko. I, ang pingin ta o proteksyonan o ipapot sa mga tagon, kaya yung siya discuss sa kapatid ko.
O padayon ka naman itong Diyos, mabag ka natin sa mga pagsimba o ugma. Padayon na pagsimba o ugma, o hinahot nga nasigod ko sa itong Bibliyong Diyos. O ato'y hatag ni beloved Sir, mag-awala sa pag-awal. Thank you, Lord. There is some kasisaka to be made today. Kabir sa mga isang nimbaho, Lord, sa magkini hatagan ng strength na kami matay posible, Lord, because masigo sa mga mother, o sa mga Lord, kayo may kinabihan sa mga kaminos pa na ulong Lord, yung mother, okay, Lord, makiksus mo, ulong nagsikasi, Lord, because Lord, makini magayos mo sa ito, Lord. O kinakar kayo yung prayer sa tibok ka kabiner sa mga bigando o kalagam sa pagkakos ka sa tibok bigger kinakar yung prayer ngayon kinakar kayo yung prayer sa mga sasya ka sa ito kung gusto yung sila sa mga tao sa mga o kintan kayo mo sa mga bigis sa mga buwat sa away kasasabog sa ulo ko sa palapak kasasabog sa busipon ilan maabuhat kasasabog sa usriyoma practice cancer, leukemia, diabetes, and glosses, kasasabog sa ibang mga tarap, kasasabog sa tonsils, diabetes, kasasabog sa buko, kasasabog sa eksponan sa laos, kasasabog sa mga kadit laos, narrative, mga naman, narrative, at po yung mga kasasabog. It's a say, it's a death of life, there's a memory, it's a shepherd, it's a quality, it's a basis. All the experience, Lord, and practice, and seeking below, and Jesus. His name prayers. John the Times and Charles the Rapture. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.